Pare, may pa-birthday kami sa'yo. Nano, na kayo magbabahin itong inyong natin? Ano ka, siniswerte? Emil, isipin mo. Ano ba yung kailangan na kailangan mo ngayon? Porkit buntis sa misis ko? Ingat pare, ingat sa salita. Nandito si Bayaw. Hindi. Okay to. Teka, teka. Huwag mo sabing may regalo kayong checks. Alam mo ba yung nag-iisang kubo dyan sa mesa pa? Di ba may nakatira doong babae? Ano? Pare naman. Eh, mas nauna pa yan sa Ten Commandments eh. Mamaya, may infection pa yung gilagid ko sa kakalip-slip dyan. Tsaka mahirap nguyayin yung kitsarong makunat. Baka biglang matanggal dyan yung helmet ko eh. Para sa kakunta. Pare, didiligyan ko lang ang gubat. Pare, seryoso kami. Maghintay-hintay ka lang sandali. May sorpresa talaga kami para sa'yo. Kailangan mo ba ako, Miss? Miss! Gago kayo, ah. Totoo palang may sorpresa kayo sa akin, ah. Mga ulol! Miss? Miss? Yuhu! Miss? Miss? Mag-uusap lang tayo. Miss! Ang ganda mo. Sino yan? Mga tratado kayo, ha? Hindi nakakatawa yan. Mario? 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 Bye!
Mag! Mario! Mag! Pare, ano yun? Ano kaya yun? May sumigaw. May na-pick up si Emil. Malas na babae. Babae ba yun? Si Bokyo yun. Bumiblending. Oo. Oh, si Bokyo yun. Itara na, Mike. Oo. Sige. Somewhere out there. Yan, yan. Somewhere out there beneath the pale moonlight. Dudoy. Oo. Oh. Mang Dudoy. Oo. Oh. Maglagay nga kayo ng unan sa upuan. Hindi nyo na yata nakikita yung kalsada eh. Nakikita ko. O sige, lagyan mo na rin. Masakit ang pit ko eh. Palusot pa po kayo. Mamaya na naman po. Maligaw na naman po tayo dahil sa kayabangan ninyo. Yaya naman eh. Ang aga-aga pa po. Umalis na tayo dun. Nakakainis naman eh. Nabitin tuloy ako. Pabilin-bili na ng mami mo na dapat nasa bahay na tayo bago mag-alas 10. Wala naman pong pasok bukas ah. Maglo-long distance daw ang daddy mo ng 10. Gusto mo siyang makausap, di ba? May pagbibili ka? Opo. Gusto ko po ng walk and talk katulad po ng kay Sheila. Wala namang ganun sa Tokyo eh. Hindi po. Sabi nga po ni Sheila, doon daw po binili ng daddy niya sa Tokyo. Yaya, Pringles. Baka may kalokohan ka na namang inilagay dito, ha? Hindi po, totoong Pringles yan. Bigay ni Sheila. Kailino kayang ban yun? Bukas ang gate, ah. Sandali, sandali, ah. Huwag kayo alis dyan. Yaya, bakit? Shh! Huwag kang maingay. Muna, Catlyn. Titinan ko lang kung ano nangyayari sa loob.
Bakit ba? Ano ba nangyayari? Sama ko! Dito ka lang. Huwag kang susunod. Hanapin nyo! Sigurado nasa loob pa yun. Hanapin nyo! Don't worry, no problem. Don't worry, no problem. Pag yun nakatakas ha, ikaw ang titigukin ko. Sige! Kami tinignan. Paano yan? Nakilala mo kami. Hindi ko kayo susumbong. Please, Mama. Oh! Hindi naman pala tayo susumbong nito eh. Hindi. Okay naman pala eh. Don't worry. No problem. Pare, dalian nyo na yun. Sabi mo mayaman!
O konti ang alahas. Wala pang pera. Napagod ako ah. Ang tagal bago mamatay. Kailaya kaya ang pusa ito? Boris! Boris! Start mo na yung van! Jason! Naroon. Iniwan pa rito. Uwi na tayo. Sino kausap mo? Oh. Pare, bira. Okay ba? Pare, napalakas yata. Oh! Teka nga, teka nga. Steady lang kayo dyan. Sino kayo? Anong ginagawa nyo rito? Ikaw! Bakit daladala mo yan si Jennifer ko? Sino? Sino Jennifer? Manika ko yan eh! Ayusin mo nga! Yari. Yari ako. Huwag na, bata lang yan eh. Pinakilala tayo eh. Pare, may nakakita! Abulin! Abulin! Hoy!
Dito! Sakit tayo! Oh! Ano nangyari? Eh, pati na ba itong gulong? Pati itong pinaril mo! Saan tayo pupunta? Ibalik nyo! Sa pulis! Humanap tayo ng pulis! Hindi pwede! Sigurado sinusundin na tayo nun! Yaya! Nasa si Mami! Saan tayo pupunta? Anong gagawin natin? Magtatago! Saan? Yaya! Nasa si Mami! Huwag nga kayo mahinga! Natataranta ako eh! Nakita ko si Manato! Kasama nila! Ano? Sino? Si Nato! Yung bang security guard natin? Kasabwat pala nila! Hindi naman si Nato! Ba't sumali sa ganung... Eh kaya lang ho, bakit ho siya sinapak ng isang kasama niya? At saka pagkatapos po, inupaka naman po siya ng isang kasama niya. Alam ko na. Kaya Ate Bining muna tayo. Sino ang Bining? Pasensya na kayo. Mang Mike, ano ba nakita mo? Wala nga ho akong nakita. Saan ka ba galing ng gabing yan? Nagiinuman ho kami nila Emil dyan sa lasing may tindahan. Ka? Ay, hindi ho. Marami ko na inom pero hindi ako lasing. Pakikwento naman. Ayun ho. E di nagiinuman ho kami tapos sabi ni Emil, iihi daw siya dyan sa may masukal na lugar. Hindi namin siya nakita uli. Eh, wala ba kayo nakita ang babae? Magandang babae? Ah, wala ho. Wala ka narinig? Minarinig ko kami. Parang baboy. Baboy damo? Hindi ho. Baboy. Tapos narinig namin sumigaw ng malakas si Emil. Sigurado kang hindi baboy damo? Hindi ho. Baboy lang. Sure na sure ka? Oo. Dudoy! Ano nangyari dito? Emil, wala na anak ko. Pinatay ng aswang. Bumalik na naman ang aswang. Ano ba itong nangyayari sa buhay natin, oh? Puro patayan na lang kahit saan kami magpunta. Bakit? Inakawan yung bahay ng amo ko. Pinatay si Mrs. Pati na rin yung mga katulong. Muntik na nga kami kung naagaga kami ng uwi. Bining kaya kami narito. Dahil nasisiguro kung kinahanting kami ng mga kriminal. Dahil nakita nitong bata kung sino mga pumatay. Kaya huwag mong sasabihin kahit kanino ang nangyari sa amin. At mas mabuti kung walang makakaalam na dumating kami. Paano yan? Di hindi ka pwedeng makipaglibing mamaya. Pasensya ka na. Talaga hindi pwede. Tsaka hindi tayo nakakasiguro baka nasundan na kami rito. Hindi mo man lang may hahatid sa libigan.
ka pa naman, Totoy. Wala ba kayong alam na kaaway si Emil? Wala ho. Rosita, nakikiramay kami sa inyo. Tuloy na ho kayo doon. Tahimik na tao ang asawa ko. Wala ho siyang hilig sa basag ulo. Yung mga kainuman niya kagabi, kilala niyo ba silang lahat? Mga matalik na kaibigan ho niya yon. Tsaka nung mangyari yon, kasama ho nila yung kapatid ko, si Edgar. Pa-birthday nga ho sa kanya ng barkada na yung inuman na yun eh. Rosita! Ganyan po ba talaga shoot ng mga Dr. Dietz sa Talisay? Eh, hindi naman ako taga rito eh. At saka, hindi naman ako yung doktor na nanggagamot. Kaya ako nandito sa Talisay dahil sa Aswang. Aswang po? Oo. Yung mga taong nakakapagbago ng anyo. Pag minsan, nagiging hayop sila. Pag minsan, pwede din silang maging anyong ibang tao. Ang ibig niyo po sabihin? Pwede po nilang kopihin na itsura na isang tao? Oo. Doktor po ba kayo ng mga aswang? Hindi. Pero, naghahanap ako ng mga aswang. Eh, bakit sa lugar na po ito kayo naghahanap ng aswang? May aswang po ba dito sa Talisay? Eh, kahit saan naman eh, may aswang. Kaya dapat, lahat tayo mag-ingat. Lalo-lalo ka na. Ako po? Bakit po? Dahil, ang pinakagusto ng aswang ay mga bata. Mahilig po sila sa bata? Oo. Alam mo, pag nakakita sila ng bata, naglalaway yung mga yun. Alam mo kung bakit? Dahil ang atay ng isang batang tulad mo ay sariwang sariwa. Yan ang gusto ng aswang. Sariwang atay. Hala ko. Aling Belen? Sino ho yung magandang babaeng yun? Yun? Abay, ewan ko. Ngayon ko lang siya nakita. Hindi siguro taga rito. Sino kaya siya? Bakit humang Dudoy? Nakita ko na ang babaeng yan. Noon. 35 taon na ang nakakalipas. Hindi man lang nagbago ang hitsura niya. Mang Dudoy naman. Imposibleng siya yun. Baka naman, anak yan nung sinasabi niyo. Hindi ako maaaring magkamali. Malakas ang kutob ko. Aswang ang pumatay kay Emil. Ano kanyo? Wala. Ako si Mar. Ito si Edison. Ikaw, ano pangalan mo? Ha? Sige na, ano pangalan mo? Ay! Ito, silipin mo. Ayun! Ayun si Catlyn! Tumbatan to talaga ako kung sino-sino kinakausap! Alam mo, Catlyn, isang araw, makakahuli din ako ng aswang. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kalalayo? Ha? Halika na. Bakit po, Yaya? May kinikwento pa po siya sa akin eh. Tsaka na lang, halika na. Ah, tuloy niyo po yung kwento niyo po sa akin at tsaka na lang po tayo mag-usap. Tandaan niyo po kung saan po tayo tumigil.
Hoy! 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 Dr. Bulbon! Ano ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Ha? Nakikiramay lamang po. Hindi namin kailangan ng pakikiramay mo! Kunwari nag-iimbestiga tungkol sa Aswang? Baka ikaw ang Aswang! Eh, simula nang dumating ka rito! Kung ano-ano nang kasama na nangyari sa lugar na ito! Sa lahat ng taong narito, ikaw lamang ang may motibo para patayin ang anak ko dahil nag-away kayo! Oh! Sabihin mong hindi! Isa ka pang pulis ka! Kung taga rito ka sana, kung taga talisay ka, kung talagang isa ka sa amin, nung una pa lamang sana, alam mo nang hindi isang karaniwang tao lamang ang pumatay sa anak ko, kundi isang aswang! Pare, wala sa usapan natin itong ginawa mo. Dapat isang suntok lang eh. Muntik na ako matuluyan ha. Pambihira ka naman oh. Para ka panipaniwala, kinakailangan mayroong konting dugo dyan, bukol dito. Oh, kita mo nakalusot ka sa interrogation ng mga pulis, di ba? Oh eh, kapanipaniwala eh. Hindi nag-report na nakakita sa akin. Ang bata at saka ang yaya, nawawala. Ang suspecha, kasabad na yung family driver. Pare, nawawala yung dalawa. Wala yun. Namundok lang sa takot. Paano kung biglang lumakas ang loob ng mga yun? Isumbong tayo sa mga pulis. Nakita kayo ng bata eh. Pre, huwag ka magalala. Kahit matimbog kami, hindi ka namin ikakanta. Tsaka mga bata lang yun. Hindi tayo matatandaan nun. Ibang klaseng bata yun. Takmao yun, pare. Matalino, makulit. Pambihira ka. Surot lang, kinakabagan ka. Psst, hoy, Maurice! Itigil mo ang kakahilig mo dyan. Sakit sa teka eh. Pare, wala yun. Huh? Surot lang ang mga yun. Hoy, masakit mga katang surot ha. Grabe pag namaga. Ang laki ng pantal. May problema ba? Wala ho. Hindi ko lang makita si Catlyn. Kapatid ka ba niya? Hindi ho. Hindi ho kami magkapatid. Kamag-anak ka ba ni Aling Mineng? Bumibisita lang ho kami. Alaman mo na naman yung kotse ni Mang Dudoy. Hindi po. Nasuklay lang po ako sa side mirror. Kanina pa nasa telepono ang tito mo. Ano ka ba? Kanina pa naghihintay ang operator. Halika na nga! Edison! Mar! Pasok!
po. Aray. Opo, siguradong-sigurado po kung si Nato yun. Naka-uniform pa nga po siya. Dala niya po yung jewelry box ni Mami. Opo, yung po may balat sa ilong. Tsaka Tito, sabihin niyo po kay Mami, kapag nanghuli na po yung mga mandrugas, hindi na po niya kailangan magtago. Akin na. Ako na uli. Sandali lang po. Tsaka Tito, sabihin niyo po kay Mami, miss ko na po siya. At saka sabihin niyo po sa kanya, huwag po siya mag-alala. Safe po kami dito. Papo. Opo. O dito ko, sabi na po si Yaya Veron. Hello? Oo. Ngayon ho, nandito kami sa bahay ng kapatid ni Mang Dudoy. Hindi nga ho kami napapakita sa mga tao dito eh. Alam mo ba niya na... Magtatatlumpung taon na hindi ginagambalan ng mga aswang ang bayang ito. Naalala ko na buhay pa noon ang asawa ko. Itinayo ang kauna-unahang kapilyang yan sa bayang ito. Simula noon, hindi na naminsala ang mga aswang. Pero nitong mga nakaraang taon, unti-unting nabawasan ang mga depoto. Napakaraming nakalimot at tumalikod sa Diyos. Hanggang sa magdesisyon si Padre Alonso na lisanin ang bayang ito. Kaya muling lumitaw ang mga aswang. Walang ibang dapat sisihin kundi ang mga tao. Pinaparusahan sila dahil sa pagtalikod nila sa Diyos. Oh, Catlyn, anong ginagawa mo dito? Mang Dudoy! Mang Dudoy! Ha? Si Catlyn nawawala! Ano? Hindi ba kasama mo? Nalingat lang akong konti, nawala na eh. Mag-iingat ka sa mga susunod na araw, lalo na kapag gabi, kapag kabilugan ng buwan, gutom na gutom ang mga aswang. Gusto nila kumain ng kumain. Kapag nagsimula ang pagliit ng buwan, humuhupa rin ang kanilang pagkagutom, pati na rin ang kanilang lakas at kapangyarihan. Wala po bang pampatay sa aswang? Meron. Kailangan masugatan ng malubha ang aswang. Ang aswang kasi, pag nasugatan, kailangan makabalik sa bahay niya para magpagaling. At kailangan siyang pumasok sa bahay niya bago sumikat ang araw. Dapat po palang pigilin siyang makabalik sa bahay niya. Tumbatan to. Hindi ba sinabi ko siya huwag kang gala ng gala? Halika, halika, halika. Hindi ba ang pamangkin mo kinain ang aswang? hindi ho, kamukha ko lang ho. Halika na, halika na. Bye-bye. Catlyn! Thank you.
Kanina pa kita hinahanap, ah. Alalang-alala sa'yo si Mang Dudoy. Si Catlyn, nakita na? Oo, kasama ni Mang Dudoy. Nandun sila sa bahay bakasyonan. Pinapupunta nga tayo dun, eh. Tara. Gamutin natin yan. Salamat. Wag na. Ako na lang. Naiiyak ka pa yata sa akin, eh. Hindi ka ba natatakot? Mukhang malaki ang sugat mo. Salamat. Maraming dugo, pero maliit lang to. Kasi nakagat niya yung ito, padding. Ano ba nangyari? Hindi mo ba nakita yung kumagat sa akin? Ang nakita ko, merong hayop na gumapang doon sa may damuhan. Siya ang kumagat sa akin. Sino? Yung itinuro ni Mang Dudoy. Yung babae sa lamay ni Emil. Yung Aswang. Pero huwag mo munang sasabihin kahit kanino. Ha? Baka isipin nila, nasisiraan na ako ng bait. Bakasyon na ng pamilya ng papa mo. Kaya lang napabayaan dahil wala namang gumagamit. Yan. Pangontra sa Aswang. Hmm? Naniniwala po ba kayo sa Aswang? Bakit ang tagal nyo? Saan ba kayo galing? Ano nangyari sa balikat mo? Kinigat ng Aswang. Wala ho to. Huwag mo na itago. Alam kong may aswang dito. Halina kayo, oy. Balik tayo sa bahay ng ating Bining. Mahirap na tayong abutin ng gabi rito. Tiyan na.
Teka tayo. Ay, sa kotse. Hanapin ko si Catlyn. Ano ka? Akala mo ba makukuha mo itong bata at gano'n lang? Hindi mo makukuha ito, hanggang narito ako. Halimaw! Ang kaya mo lang, mga inosente! Duwag ka! Pumapatay ka! Napatraidor! Pag natutulog ang tao, nagtatago ka sa dilim! Sige! Magtago ka na sa impyerno, pinanggalingan mo! Hindi mo makukuha ang batang to! Unahin mo muna akong kunin! Sige! Saan ka na doon? Hinahamon kita! Lumabas ka dyan! Nagsalaksa ko yung dila mo sa lalamunan mo! At palulusutin ko yung sapwit mo! Duwag! Lumabas ka! Huwag mong kalilimutang magdasal bago matulog. Yaya? Mahal mo ba ako? Siyempre. Mahal na mahal kita. Kung hindi kita mahal, di sana hindi na lang kita binalikan kanina. Di sana pinabayaan na lang kita. Bakit niyo po ko sinigawan? Bakit niyo po pinagalitan? Bakit? Akala mo hindi na kita mahal dahil pinagalitan kita kanina? Hindi totoo yun. Alam mo kasi, Catlyn, paminsan-minsan, kailangan saktan mo yung taong mahal mo. Lalo na kung makakabuti yun para sa kanya. Katulad kanina, kung wala ka namang ginawang masama, bakit naman kita pagagalitan? Naiintindihan mo ba ako? Kaya mag-ingat ka sa mga taong lagi nalang maganda ang pinapakita sa'yo. Yung bang lagi nalang mabait sa'yo, kung hindi siya nagagalit sa'yo paminsan-minsan, ibig sabihin nun, hindi kanya mahal. Kasi hindi mahalaga sa kanya kung tama ka o mali. Kung masama o mabuti yung ginagawa mo. Isa pa, nagsisinungaling siya. Kasi hindi niya sinasabi sa'yo ang mga kamalian mo. Niloloko ka niya dahil hindi niya sinasabi ang totoo. Eh bakit ikaw? Ayaw mo sabihin ang totoo nangyari kay Mami.
Ano ba talaga nangyari kay Mami? Patay na ang Mami mo. Sabi ko na nga ba eh. Mami, ayoko na po dito. Uwi na po tayo. Ayoko na po dito, Mami. Hindi pa tayo pwedeng umuwi, Catlyn. Hindi pa nahuhuli yung mga taong pumatay sa Mami mo. Sigurado, hinahanap ka rin nila. Ba't si Daddy, wala pa rito. Sabi niya po, susunduin niya po tayo. Yaya, sabi ko na nga ba eh. Alis na po tayo, yayo ko na po rito. Huwag kang mag-alala. Darating ang daddy mo. Susunduin niya tayo. Pero habang wala pa siya, dito na muna tayo. Meron kayong gatas? Meron. Mar. Kain ka? Sige, thank you. Thank you. Sige, patutulog na ako. Kumusta yung sugat mo? Okay naman. Salamat nga pala sa tulong mo kanina. Wala yun. Akala ko hindi mo na ako natatandaan. Kasi kanina, nung dumating kayo, initian kita. Parang hindi mo na ako natandaan. Pasensya ka na. Hindi kita kaagad nakilala kasi ang laki-laki mo na ngayon eh. Sa bagay, isang beses po lang naman tayo nakita. At saka ang tagal-tagal na nun. Siguro hindi mo na ako natatandaan. Sinamahan pa nga kita mamintas na magkakasama si Miss Lorenzo, di ba? Hindi, tatandaan ko pa yun. Siguro, magtatagal pa kayo dito. Huwag naman sana. Sana? Siguro, hinahanap ka na ng boyfriend mo, no? Wala akong boyfriend.
Rosita. Dinalang kita ng gatas. Salamat. Kumusta ka na? Ito. Hindi ka makatulog? Naninibago kasi ako eh. Hindi ako sanay ng... Ang sakit pala pag biglang nawala sa'yo yung taong pinakamamahal mo. Parang wala nang isa-isa yung buhay ko ngayon. Ngayon pa namang... hindi niya makikita yung panganay namin. Ang sakit. Hindi ko pa rin matanggap na wala na siya. Inaalala ko, kaya ko kayang mabuhay na wala siya. Kaya mo yan. Kailangan kayanin mo para sa anak nyo. Pasensya ka na, Veron, ha? Hindi ko kasi makaya eh. Hirap. Okay lang yun. Naiintindihan kita. Salamat, Veron, ha? Kahit na hindi kita lubos na kilala, alam ko mabuti kang tao. Sa Lorenzo Massacre na naganap kagabi. Nag-report ho sa mga otoridad ang kapatid ni Mrs. Lorenzo. Nakausap niya sa telepono ang batang anak ng biktima na si Maria Catherine Bernadette Helen Lorenzo na may palayaw na Catlyn na ngayon ay nasa isang lihim at ligtas na lugar. Ayon kay Catlyn, nakita raw niyang kasama ng mga suspects ang security guard ng Lorenzo family na si Renato Claudio. Narito po tayo ngayon sa pinangyarihan ng krimen at hindi natagpuan ng mga otoridad si Renato sa raid na ginawa kaninang umaga sa kanyang bahay. Narito po ang larawan ni Renato Claudio. Ayon pa rin ho kay Maria Catherine Bernadette Helen Lorenzo o Catlyn Lorenzo, ang isa pang suspect ay may balat na korteng paru-paro sa may gilid ng kanyang ilong.
Pare, nakilala tayo. Hindi pwede ito. Ang paglutas ng kasong ito kapag nakapagbigay si Catlyn Lorenzo ng full description. Don't worry. Na siyang gagamitin sa no problem. Ng cartographic hanapin natin. Upang magkaroon saan? Ng mga otoridad ng larawan ng mga pagmumukha ng mga suspects na ito. Hernani Cuenco Jr. po para sa Deadline News. Nakiibon na. Ibon nga ba yun? Oo, yun na naman. Gago ka, ano? Ba't ka nagpaputok agad? Hindi mo natin alam kung ano yun, ah. Baka kasi aswang, eh. Oh no. Rosita? Rosita, kakain na. Nito. Pinatay siya ng aswang para makuha sanggol niya. Oh, Rosita! 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 Thank you.
Dudoy, saan kayo papunta? Papatay ko, Aswang. Mang Dudoy, wag! Huwag mo kong pigilin. Kailangan mamatay ang Aswang. Mang Dudoy, delikado ang gagawin nyo. Pabayaan mo na ako. Kailangan gawin ko ito. Aling Bining! Estasyon ng pulis dito. Ay, malapit na ho. Doon ho sa kaliwa. Nasaan si General? Hoy, si Arman, nasaan? May papakita ko saan niya eh. May nilalakad sa munisipyo. Oo, magugulat siya dito. May pinatay kina Aling Bining. Kailangan sumama kayo sa akin. Si Rosita, kailangan... Sandali, sandali, miss. Huminahon ka muna. Ngayon, ano nangyari? Si Rosita pinatay! Yung anak! Teka, teka, teka! Sinong pumatay? Sabi nila pinatay daw sila ng aswang. Ewan ko, hindi ako sigurado. Anong aswang? Bakit? Paano ba sila pinatay? Wakwak yung tiyan ni Rosita. Tapos, wala nang laman yung tiyan niya. Wala na yung bata sa... Aswang nga ang pumatay sa kanila. Ito sana ang pakikita ko kay Arman. Oh, kilala mo ito, di ba? Oh, uulitin ko. Slow motion, ha? Pagmasdan mo mabuti. Kita mo ay isang aswang. Pwede siyang maging hayop. Pwede din siyang maganyan ng ibang tao. Abrat, pero kami mission order eh. May hinahanap kami. Ang aswang na iyan ang pumatay kay Emil sa mag-ina. Malakas ang kutob ko na si Catlyn ang susunod na biktima. Kailangan mapigilan siya. Si Catlyn? Kailangan pigilan ang aswang? Paano? Kailangan masugatan siya ng malubha. Pag nasugatan siya, kailangan niya makabalik sa bahay niya bago sumikat ang araw. Kapag nagawa niya yon, madali siyang gagaling. Pero may paraan para mapigilan siya. Oh, etong tsapa ko. Kailangan maupo ang isang taong mortal sa pinakamataas na baitang ng hagdan ng kanyang bahay. At kailangan may hawak siyang asin. Hindi na makakapasok ang aswang. Pag sumikat ang araw at siya'y nasa labas pa ng kanyang tahanan, mamamatay ang aswang. Pag nakaupo ka ba sa pinakamataas na baitang ng hagdanan ng bahay niya, hindi na siya makakapasok? Oo, kung may hawak ang asin. Hindi ko talaga alam. Hintayin niyo kasama ko dito. Baka siya alam niya. Sasamahan kayo noon, okay? Don't worry, no problem. Don't worry, no problem. Pare, baka magtagal naman bago dumating yung kasama mong yun. Eh, kailangan namin puntahan yung bahay nung Bining Pasko na yun. Siya na kayo, pare. Don't worry. No problem. May isang linggo pala ako naka-assign dito eh. O konti pa lang alam ko sa lugar na ito. Totoo ba binastos ka ni Mario? Sir, pabuti dumating kayo. May patayang kilalim. Hindi ba sinasabi mong kasama mo? Ah, bro, mga pulis ba nila kami? May hinahanap kami rito eh. Ito nga ang mission order namin eh. Kinakailangan namin makausap yung Bining Pascua. Tukol doon sa kapatid niya sa Maynila. Si Bining ba nga mo? Oo, oh, taga rito yun, di ba? Malapit lang dito yun. Lumakad ka. Dire-diretso lang. Pagdating mo rin sa pangatlong kanto, may makita kang simbahan. Tumingin ka sa kaliwa. May
makikita kang manulis. Miss, sorry, ano ba kung saan nakatira dito sa Ibinipaswa? Kumakas ka papasok. Maliit na iskinita lang yun. Mga ilang bahay. Hindi ko alam. Bahay. Mula doon sa sari-sari ko, no? Pag lumagpas ka, malapit ka na sa gubat noon. Bumalik ka ng konti. Dalawa. Yun. Pare, ang tagal nyo naman. Kanina pa nakaantay si Nato doon sa labas. Mahinid ng ulo. Oo, andyan na kami. Si Mang Dudoy! Hindi ko alam. Nasundan tayo. Nandito sila. Sila? Sino sila? Yung mga magnanakaw. Kailangan natin magtago. Halika na! Ay, teka, teka lang. Kawawa naman yung pusa na dampot ko eh. Catlyn, iwan mo na yan! Kawawa naman eh. Napulot ko to eh. Ang pintuan at mga bintana. Hahanapin ko si Mang Dudoy. Tatawag ako ng pulis. Huwag kang umalis, ha? Umalis ka na. Akala ko ba pulis kayo? Huwag ka na maraming tanong. Umalis ka na. Dali. Aso ng bata? Hindi ko sasabihin sa'yo. Kahit anong gawin mo. Tingnan natin. Ngayon, saan natin nahanapin yung dalawa? Bakit kasi niyari mo kagad eh? Naasar ako eh. Sisiga-siga, isang kutong lupa. Nasaan yung nagatid sa atin dito? Eh, pinaalis ko na. Ano? Ba, tanga ka ba? Sira ba ulo nito? Eh, bakit ito pinakumanan? Nakit!
rin, di ba? Isa na namang witness ito. Patayin kaya kita, ha? Gusto mo? Paano yan? Anong gagawin natin? Makikita natin yon. Don't worry. No problem. May huling baraha pa tayo, pre. Doon sa bahay bakasyonan nila. Alam ba kung saan yun? Alam ko. Sinama na nila ako minsan doon. Patay na si Mang Dudoy. Pinatay siya na umahanap sa'yo. Halika na. Umalis na tayo dito. Kailangan kong balikan si Catlyn. Ng tulong. Nasa bahay bakasyonan kami. Ba't ka nandito? Di ba sabi ko sa'yo doon ka lang sa kwarto? Nasaan yung mga polis? Parating na. Dito muna tayo. Kalokohan yan! Atcha! Paano kung sumunod dito yung mga kontrabida? Di yari tayo. Saan mo naman ilalagay yan? Sa pinto. Maganda. Maganda.
Asin? Para saan yan? Malay mo. Magamit natin. Yaya, bigat! Teka muna! Yaya, malapit ka na mabitawan! Huwag mong bibitawan! Yaya! Ang bigat, malapit ka na mabitawan niya! Tali mo! Tali mo! Sandali lang naman para malima-lima ang kamay ko! Teka, ito kayo. Muling! Muling! Hoy, Catlyn! Teka lang! Saan ka pupunta? Mga surot na ito. Tao po! Buksan niyo itong pinto! Gusto lang namin kayong makausap. Girls! Ito ang promise namin. Walang masamang mangyayari sa inyo. Gusto lang namin makapagkwentuhan. Mamatay man kami. Hindi kami galit sa inyo. Oo nga. Don't worry. No problem. Catlyn, si Tito Patrick mo ito. Meron akong candy para sa'yo. Sige na bait. Basta pinto. Morris, subukan mo kung mapapanik mo yung second floor, ha? Yosan, sumama mo siya. Okay. Sandali, sandali! Yung surot, ha? Sa akin yun, ha?
Huwag niyong gagalawin! Sige! Surot, dinanakaw ng surot ang lubid natin, ah. Oo nga, no? Hoy, hoy, hoy! Pumunta ka, surot! Nandiyan ako! Dito ang bata. Kung gusto mo, ako na lang. Kung kaya mo, habulin mo ako. Kung kaya mo. Sumuko ko na lang kaya. Eh, bawat akyat mo, binababa niyang lubid eh. Tingnan mo, nandirito ka pa rin hanggang ngayon. Maubusan din ang lubid yan. Busak ka rin ng lupit, ano? Don't worry. No problem. Patayin ka sa akin ngayon. Kakatayin kita. Rico! Rico! Ano ka
Ayun ka. Yari ka ngayon. Na sa buhay mo. Babalik na lang ako kina Patrick. Mababawasan ng isang surut sa mundo. Uy, Patrick! Gago, taka! Ako na nga, tinamanik ko pang pikon! Habulin mo, dali! Ni Morris yung suro. Boss, sa totoo lang naman eh. Lamang na lamang naman talaga sila. Magdasal ka na, surot. Mamaalam ka na sa mundo! Pagtaguan, ha? Nasaan kaya si Catlyn? Yaya! Yaya! Saan kaya nagtatago yun? Nasaan kaya yung surut na yun?
yan ang tunay na anyo ng aswang. Mamamatay na lang ba yan dyan? Hindi. Aswang yan. Hindi yan namamatay. Halika na. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng aswang. Ha? Bakit? Kailangan maunahan natin siya. Kailangan di siya makabalik ng bahay bago sumikat ang araw. Pag nagabalik uli siya, mabubuhay na naman ang aswang. Asin. Yung asin. Sa kusina. Wag! Nandiyan ang aswang. Halika. Dito na tayo. Ano nangyari dito? Nayari kami ng surot. Ayan. Katatanga kasi ninyo eh. Alam niyo na palang surot ang kalaban niyo. Kung gusto ninyong patayin ang surot, dapat sana'y sinunog ninyo itong buong bahay. Hindi ba? Gayon ang ginagawa sa katre, pag madaming surot, sinusunog. Katatanga ah. Kawawa naman itong kuting, ha? Huwag mo hawakan. Baka may rabies yan. Kawawa ka naman. Nasaan ba nanay mo? Ning. Halika na. Hanapin na natin si Catlyn. Kawawa ka naman, ano? Iniwan kang mag-isa rito, ano? O, sige. Uwi ka na. Hanapin mo nanay mo. Sige na. Wala na sigurong darating. Nasugatan siya. Kailangan niyang bumalik dito. May tao. May dumating. Wala naman ako nakikita. Shh. May dumating talaga. Nandiyan lang siya. Yaya. Ano? Eh kung talaga pong gusto mo bumalik na aswang dito, sino pong pipigil sa kanya? Mas malakas po siya kaysa sa atin. Hindi. Hanggat nakaupo tayo dito sa pinakamataas na baitang, mas malakas tayo. Kaya, kahit anong gawin niya sa'yo, huwag kang aalis. Eh, paano po kung takutin niya po ako? Hindi po ba pwedeng tumakbo na lang po ako? Hindi na pwedeng tumakbo. Catlyn, ngayon ko kailangan ang tiwala mo. Ito na ang pinakaligtas na lugar para sa atin ngayon. Kapag masyado siyang lumapit, sabuyan mo ng asin. Mapapaso siya sa asin. Takot siya sa asin. Ayan na siya. Catlyn!
Yaya, tinatawag niya po ako. Huwag kang sasagot. Clint, tulungan mo ako. Masakit. Kailangan kong tulong mo. Kailangan kong tulong mo, Catlyn. Nasasaktan siya. Naghihirap siya. Huwag mo siyang pakikinggan. Hindi kita sasaktan. Maniwala ka sa akin. Hindi niya po tayo sasaktan. Nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya! Pag namatay ako, hindi na kayo makakaalis ng buhay dyan. Mamamatay muna kayo bago kayo makaalis dyan. Yaya, yari tayo. Yaya? Yaya! Gusto niya lang tayong... Saktan. Takot siya! Ayaw nga niya ng asin! Aalis na siya, Aya! Suko na siya! Wala na siya, Aya, Aya! Huwag kang gagalaw! Catlyn, anak. Halika. Catlyn, anak. Tulungan mo ako. Anak, tulungan mo ako. Mami! Catlyn! Catlyn, wag! Mami! Aswang, ang tigas ng ulo mo! Sige, huwag kang makinig!
hindi kita sasaktan. Tulungan mo ako. Catlyn! 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 Catlyn, ako ang tulungan mo. Catlyn! Catlyn! Alaman kung sinong pipiliin. Hindi ba sabi mo, hindi lahat ang mabait sa'yo ay mabuting tao. Kahit sinisigawan ka paminsan-minsan na isang tao, pwede ring mahal ka niya. Ganun ba kita kadala sinisigawan? Minsan. Sundo ka na. Daddy! 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 Napatay po namin yung aswang! Mar! Napatay ko yung aswang!